Pangsanlibutang Ulat. September 23, Faith Against All Odds, Latvia. Si Anna noong taong 1940 ay pinangarap niyang i-donate sa Adventist Church ang kanyang lote na may dalawang palapag na bahay para gawing simbahan. Ngunit noong panahong iyon, ang komunistang gobyerno ay kinamkam lahat ng mga private property ng mga tao. Kaya sa makatuwid, ang pag-aari ni Anna ay hindi na rin legal na sa kanya. Itinago pa rin ni Anna ang kanyang titulo ng lupa, kaya naman pinangarap niya na sa darating na panahon kapag nagwakas na ang komunistang gobyerno ay maibabalik sa kanya ang kanyang karapatan at matutupad ang kanyang pangarap na pag-donate sa kanyang lupa para sa simbahan ng Adventist. Tumanda na si Anna ngunit hindi pa din nagwawakas ang komunistang gobyerno. Naisip niya na ipasa na lang kay Pauline na isang mas batang kaibigan ang kanyang titulo ng lupa kasama ang kondisyon na idodonate ito sa Adventist Church kapag ang komunistang gobyerno ay natapos na sa harap ng isang abogado at dalawa pang Adventist member bilang testigo. Pinirmahan ni Anna ang kasunduan na paglilipat kay Pauline ng pagmamay-ari ng lupa kasama ng kondisyon na ito ay idodonate sa Adventist Church. Ang dokumentong ito ay walang legal na katibayan noong panahong iyon. Ngunit itinago ito ni Pauline sa pag-asang magwawakas din ang komunistang gobyerno balang araw. Taong 1972, namatay na si Anna. Ngunit alam niya sa kanyang puso ay matutupad ang kanyang pangarap sa panahon ni Pauline. Taong 1991, matanda na rin si Pauline at sa wakas ay nagtapos na ang komunistang gobyerno at ibinalik na ng gobyerno ang mga pag-aari ng mga tao sa kanila basta mayroon silang hawak na titulo. Kaya naman madaling kinontak ni Pauline si Pastor Armand ng Adventist Church upang humingi ng tulong sa pag-claim ng pag-aari. Ang ganitong sitwasyon ay hindi pa nagagawa ni Pastor Armand. Ngunit buong tapang siyang tumulong at inihanda ang lahat ng kanilang mga kailangan. Tunay na ito ay dumaan sa napakahabang proseso ngunit sa huli ay nagtagumpay din sila. Natupad ang pangarap ni Anna na ito ay ma-donate sa Adventist Church. Isa itong napakagandang regalo na tinanggap ng Adventist Church at nagsimulang nagpulong ang mga kapatiran sa bahay na ito na may papuri at pasasalamat sa Diyos. Taong 2004, natapos ang pagtatayo ng isang bagong simbahan sa lupa na ito 4 na taon matapos mamatay si Pauline. Ngayon, si Pastor Armand ay 76 years old na. Palagi niyang ikinukwento ang pangyayaring ito dahil isa itong magandang halimbawa ng matibay na pananampalataya ng dalawang magkaibigan na si Anna at Pauline. Sa quarter na ito, ang ating mission offering ay tutulong para sa pagtatayo ng isang gusali na magiging center of influence sa Latvia. Magbigay tayo ng may pag-ibig.